Ang sarap niya guys, gagawa mo. It's me, Kams, and welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng condensed milk Milo truffles. Ayan, nakagawa kasi to online. Sobrang nauuso siya. And parang perfect siya kasi 2 ingredients lang yung kailangan mo. Sobrang dali lang niya gawin kasi 2 ingredients lang yung kailangan mo. And ako, bilang mahilig ako sa sweets, so nung nakita ko siya, parang nakita ko, parang nagningning yung mata ko na parang, parang ang sarap niya. Ang sarap niya gawin. So, today, itatry ko siya. And para dyan sa mga, if kayo is parang mahilig din sa sweets, katulad ko, or gusto nyo makita kung paano ko pa siya gagawin, please keep on watching. And hindi ko na siya papatagalin, guys, kasi sobrang excited na din akong gawin tong condensed Milo truffles na to. Kaya, let's do this! Natawa ako! Okay guys, so mag-i-start na tayo. Ang kailangan natin is 2 ingredients lang, Milo at saka condensed milk. So yung ibang napapanood ko is sachet yung binibili nila. So parang isang condensed milk at saka 8 sachet. Pero since wala na akong nabilhan ng Milo na naka-sachet, so tatantsahin ko na lang kung gano'ng kadaming Milo yung ilalagay ko dito sa condensed milk. So, kailangan natin ng lalagyan. So, dito natin ilalagay yung condensed milk at saka yung Milo. At saka, kailangan din natin ng panghalo. Ang sabi is kailangan daw initin yung condensed milk. Pero, tinry ko kasi siyang painitin sa kawali na sunog ko. So, i-oven ko na lang siya kasi pwede din naman daw yun. So, dahil nga nasunog ko kanina yung yung kapatid ko kasi nanggugulo. So, dahil nga nasunog ko kanina yung gatas na pinainit ko dun sa kawali, is minicrowave ko na lang siya for 1-2 minutes. So, kailangan kasi dapat yung malabnaw, ganun. Eh, di ba yung condensed milk medyo malakas? So, kailangan habang mainit pa yung gatas o yung condensed milk, is ilalagay na natin yung Milo. Hindi ko alam kung bakit. Pero yun lang yung sabi ko na panood ko. So, yung paglagay ng Milo is hindi biglaan. So, gradually. Pare, gradually. Basta huwag nyo ilalahat. Dahan-dahan lang yung paglagay. Pakonte-konte, ganun. Pakonti-konti lang yung paglagay ng Milo. So, tatansyahin lang natin siya. So, pag nalagay na natin yung Milo, isahaluin na natin siya. So, dapat maging matigas siya. Matigas. Maging matigas siya. Matigas. Yung nabubuo, kailangan nabubuo na siya kasi imumold natin siya mamaya. So, kulang pa siya sa Milo. So, dagdagan natin ng Milo. Haluin lang natin. So, haluin lang natin. Kailangan hindi na maging malabnaw yung Milo at condensed milk. Pag hindi na siya malabnaw, and then okay na yun. So, tansya-tansya lang siya. Wala naman siyang ilang minutes mong hakaluin, ganyan. So, wala. So, kayo yung bahala. Basta pag na-feel niya na okay na siya, matigas na siya, ganun. Pwede na siyang mabuo. Then, okay na siya. So, ito, makikita nyo is hindi pa siya masyadong buo. Ayan o, medyo malabnaw pa siya. Nalalaglag pa siya. So, konting halo pa. More halo pa tayo, guys. More halo, more fun. So, ayun, guys. So, medyo, ayan na siya. Medyo matigas-tigas na siya ng konti. So, medyo malapit na. Malapit na akong mapagod. Malapit na akong sumugod. Puti ko, makapagod pala to. Pero, siguro naman worth it siya kasi mukha naman siyang masarap. Malapit. Sarap.
So excited na ako. Pero nakakapagod siya guys. Pero huwag kayong susuko kasi sa huli, makakamtan na din ang tagumpay. Sabi ko. Hindi, mayroon malapit naman na. Pero konting push pa. Push lang ng push. Halo lang ng halo guys. Matatapos din po. Konti na lang. Konting-konti na lang. Medyo mahirap na nga siya haluin. Medyo mahirap na siyang haluin. Feeling ko okay na to. Sa kapagod na din ako. Pero feeling ko okay naman na siya. Medyo mahirap na siya haluin. So, okay na siya. Ilipat na natin siya sa daliad yan. So, dito natin siya ilalagay. Tigil na natin ito. So, ayun. Ililipat na nga siya natin dito sa lalagyan. Ayan. So, dapat meron kayong ilalagay na plastic. Hindi ko alam kung anong tawag dun eh. Dun sa plastic na ano. Madikit. Pero since wala ako nun, plastic labo na lang. So, lalagyan natin siya ng plastic labo para, ay, ng plastic para hindi siya dumikit sa lalagyan. So, lalagyan natin muna siya ng Nilo before natin ilagay yung condensed Nilo para hindi siya dumikit. So, pagkatapos yung lagyan ng Nilo, lalagyan na natin. Ayan, nilagay na natin siya. So after, lagyan natin ng Milo ulit sa ibabaw. Ay, then i-flat lang natin. So ayun, natapos na natin gawin. So ngayon, is ilalagay na natin siya. Papalamigin natin siya sa ref for 2 hours. Pero kung trip nyo na magdamag, pwede din naman. Basta kailangan natin siyang patigasin sa ref. So, lalagay ko muna ito sa ref and then babalikan ko kayo after a few hours. Many hours later. Okay, so ngayon guys, is i-check na natin kung ano bang nangyari dito sa chocolate, dito sa condensed milk Milo truffle na ginawa natin kanina. And titingnan natin kung nabuo ba siya. Okay, so ngayon is tapos na natin siyang makat or mabilog-bilog. Tapos na natin siyang ibilog-bilog. Medyo natutunaw siya guys. Hindi ko alam dahil sa init siguro, pero medyo natutunaw siya. Siguro ang technique na lang is huwag nyo na lang masyadong lumiyan ng gatas. Ako kasi, yung iba kasi nilalagay is kalahati lang. Ako kasi nailagay ko yung isang buong condensed milk. Kaya bahag niyan. Pero okay naman. Namumold, na tawag dito, na bibilog pa rin naman siya or nakakat pa rin naman siya. Pero ayun, natutunaw siya. Okay, so ngayon guys, since okay na siya, ayan. Medyo natutunaw na siya. So, ita-taste na natin. Ita-try natin tikman kung ano bang lasa niya. Ang sarap niya. Ang fairness. Gawin niyo to guys. Sa bahay niyo kasi worth it naman yung paghalo-halo nyo. Bawasan nyo lang siguro ng konting condensed milk. Baka kasi kalahati lang. Kasi nilagay ko lahat. Hindi ako nakinig. Pero, ang sarap nyo guys. Gagawa nyo. Sobrang sarap guys. The best. Sobrang sarap niya. And, doon natutunaw siya. Dahil sobrang init kasi dito sa amin niya. Pero, as you can see, namumold naman siya.
nakakat naman siya. Or kanina bilog to na flat na siya. Kanina bilog siya, guys. Tapos ngayon tingnan niyo, oh, flat na. Pero ang sarap niya, grabe. So ayun, guys. So tapos na natin gawin yung condensed milk Milo truffles and success naman kasi ang sarap niya. So, kung nagustuhan niyo tong video na to, please don't forget to subscribe and like this video. Bye-bye.